Hi guys, so magpapalit tayo ng gulong ng malaki kasi magra-rides tayo sa papuntang Tagaytay. So meron ditong Raider 150F ay naka-rim set din siya. So safe yung rim natin kasi meron silang nilalagay sa rim pag nagpapalit ng gulong, kaya iwas gasgas yung rim natin. So yung ipapalit natin na gulong guys is yung 6090 para di iwas bengkong sa rim natin. So sad to say, sumasabit yung gulong natin sa may tapaludo natin kasi malaki na siya is. So tatanggalin na lang natin siya. Okay lang na walang tapaludo, at least safe yung tapaludo natin. Kasi isang rides lang naman to natin gagamitin eh. So ayan na, ayan na yung itsura niya. Malaki ng gulong. Then walang fender. So bago na nga natin siya gamitin bukas, is kailangan malinis din siya. Okay lang na no, pag-uwin natin, for sure madumi to, sobrang dumi. Then okay lang, hugasan na lang natin siya ulit. At least malinis siya tignan pag magra-rides tayo. So ayan, tapos na natin si bro nilahagod ng washnet. So bandlaw na lang tayo. So bandlawan na natin si Brownie. Okay lang naman na buhos-buhos na lang. Pero mas maganda kasi pag washer talaga eh, kasi malakas yung pressure. Then yung mga singit-singit is matatanggal talaga. Lalo na yung mga sa ilalim. Patuyoy na lang natin si Brownie para makatulo. Then makapagpahinga rin siya para bukas. So time check, 4 a.m. Dito na kami sa Ginky. Dito namin naantayin yung iba namin magkasamahan. So kakatapos lang namin magkape, may naantay lang kami na isa pa namin kasama. Kakatapos lang namin magkape, pero ayan, magkakape na naman siya. So ayun na nga guys, ngayon lang tayo nakapag-video kasi focus lang tayo sa daan kanina kasi madaming sasakyan, mga intersection, mga tao, mga motorcycle, mga MMDA enforcer, so mahirap talaga na magkamali ka. At syempre yung pinaka-importante is naka-focus lang tayo sa kasama natin kasi baka mawala tayo kasi first time natin mag-ride sa Tagaytay pa. So naka-focus lang yung mata natin sa daan, then sa sinusundan natin na kasama natin, para di tayo mawala or maiwan. So ayan, malapit na tayo. So wala pa tayo dun sa pinaka-pupuntahan talaga natin. So hinto muna tayo picture taking kasi dito talaga yung magandang view. Then klaro-klaro talaga yung Vulcan Taal. So ayan, kanya-kanyang picture taking yung mga kasama namin. At syempre, magpapahuli ba naman tayo sa picture taking? So ayan, kakarating lang ng isa pa namin kasama eh. I mean, dalawa pala sila. Sila yung nauna sa amin kanina, pero sila din pala yung mahuli kasi nasa kanila yung ways. Sinusundan lang namin sila, pero bigla silang nawala. Pinusinahan ko na kay Happy. Nakapahinga din si Brody. So yan guys, sa wakas nakarating na rin kami. Then nandito na tayo sa may parking area. Ipaparking natin yung mga motor namin. Then kakain na kami pagkatapos nito kasi sobrang gutom na. At syempre, ano pa nga ba yung orderin natin? Malamang yung bulalo nila.
So maglulumi pa sana tayo. Kaso nga lang sobrang busog na eh. Sapat na yung bulalo. So yun na lang yung kinain namin. Then, pagkatapos kumain is soft drinks then pahinga na. At pagkatapos nating kumain, pahinga. So ayan, naglalakad na kami papunta sa taas. It's nice to be back. Wow! Kahit nasira ko lagi. Hindi rin na makita. Kahit na kayo ngayon. Yamog. Nakarating kami dito is mga 8 AM na, maaraw na siya, pero ramdam pa rin yung sobrang lamig. So di pa natin makita yung Taal Volcano kasi natatakpan pa siya ng mga fog. Hindi pa kami dito uuwi guys, pupunta lang kami sa baba, maglalakad-lakad lang kasi nakakaumay, walang kasamang chicks. Este, sila pala yung walang kasama. Sa akin okay lang naman na solo lang ako. So tanaw na natin yung Taal Volcano. Wala nang fog. Ayan, klarong klaro na yung paligid. Then yung view. So syempre, another picture taking na naman. So pangalawang baba na namin dito guys, totoo na talaga to na uuwi na kami. Sige, mamaya na. Dalawang balot sa akin. Chika-chika muna habang naglalakad. So dala-dala niya pa yung Royal na ininom namin doon sa pagkain namin. Then binaon niya papunta sa taas. At hanggang ngayon nandyan pa rin. Di pa maubos-ubos. So ang ganda ng pwesto ni Bruni. Then yung background niya. Achievement to para sa amin ni Bruni. Especially kay Bruni. Street bikes pero nakarating ng Tagaytay. A few moments later. So ayan, pauwi na kami. Then hindi ko talaga tandaan yung mga dinaanan namin or yung mga lugar. Say focus lang ako sa daan eh, din sa mga kasama ko. So liliko na sana kami kanina guys. Buti na lang hinarang kami ng bantay. At buti na lang walang MMDA. Kaya di kami nahuli. Doon kasi kami tinuro ni Waze, papuntang NLEX na pala. So ayan, inaasikaso pa nila yung Waze para dire-diretso na pag-uwi namin. At syempre, di mawawala ang picture taking. So di ko alam kung anong lugar to guys. Then maganda siya kasi walang gaanong kasabay. Pwede nga dito magkarera eh, then mag Superman. De, joke lang. Pero syempre, kahit maluwag yung daan, i-chill lang tayo. Kasi chill ride nga eh. Then, takpong chinito lang tayo. Takpong pugi lang pala. So, dahan-dahan lang. Darating din naman tayo sa pupuntahan natin eh. So, stop over muna kami dito sa may 7-Eleven. Kasi, nawawala na ata kami. Di namin alam kung nasan kami. Then maya-maya, nakita nila, nasa Muntinlupa na pala kami. Curious lang, kasi kanina pa kami sa biyahe, pero di pa rin kami nakakarating. Tapos, sobrang init pa ng panahon, tapos sa kalsada. At pag-alis namin mula dito sa 7-Eleven guys, diretso na yung biyahe namin. Then, nahati kami sa dalawang grupo hanggang sa makauwi kami. Sulit yung long ride natin papuntang Tagaytay guys, nakakapagod. Then kulang man yung video natin, at least may documentation pa rin tayo.